Arestado na po ang pumatay sa isang mataas na opisyal ng LTO, pero posibleng may nag-utos sa kanya ayon sa pulisya. Nahulikam din ang pagharang ng gunman sa sasakyan ng biktima at nakatutok si Marisol Abdurrahman. Suot pa ng biktimang si Mercedita Gutierrez ang kanyang Land Transportation Office ID nang pagbabarilin siya habang sakay ng kanyang van sa Kamyas, Quezon City nitong Biyernes. Bago niyan, ay nakuhana ng CCTV ang pagdaan ng van ng biktima at nang pinaniniwala ang gunman habang sakay ng motorsiklo. Pagdating sa isang kanto, makikita ang dinikitan bago tuluyang hinarangan ng motorsiklo ang van ng biktima. Kanina, inanunsyo ng Interior Department na hawak na nito ang gunman sa pagpatay kay Gutierrez na mataas na opisyal ng LTO. Ayon kay Abalos, positibo raw na kinilala ng mga nakasaksi sa krimen ang suspect na hawak na ngayon ng QCPD. Yung mga ebidensyang nagather niya ay talagang nag-link dito sa ano at merong positive identification. May positive identification ng mga tao. May mga witnesses na gano'n. Ayon sa PNP, natuntun ang suspect dahil sa ORCR at motorsiklong ginamit niya. Hindi naman nila inaalis ang posibilidad na merong nag-utos sa gunman. We are not discounting the possibility na may akong po nag-utos dahil masyado pa nga pong maaga. At isa ngayon na hindi natin sinasakay yung posibilidad. Siguro may kinalaman sa mga sasakyan sa pagmamaneho. So it's work-related, sir? No, it's not work-related. Well, ang nangyari kasi talaga dito, no? Let's just wait for you. Kilala niyo po yung nabaril niya, sir? No comment po ako sa lahat ng sagot. No comment. Paalam ko sa security. Bakit? Na nanganganib ka ba sa buhay mo? Natatakot ka? No comment po. Dagdag ng suspect, sa korte na lang daw siya sasagot. Sasampahan siya ng reklamong murder habang patuloy ang imbestigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras.